Okay, di may kaugnayan, Mr. Professor Camacho. Binanggit ko kasi kanina yung persona. At binanggit mo doon na isa sa persona ng kadyusan ay yung Banal na Espiritu. Nakasabi mo, kaya persona yun dahil may una damdamin. Sa Biblia, may mababasa ako na may damdamin sumisigaw nga sabi yung dugo ni Abel. May damdamin. Persona ba yun? Kung hindi po yan nakakapit sa Trinidad, hindi yan persona. Kasi ang persona may pinahihilala yung sasahila. Kung nasa buplako, may pinahihilala mo sumagot. Kung ang gusto mo lang pagsagot, kapiraso lang, hindi ka nung nasagot eh. Ganito yan. Yung pinakikilala kong may damdamin sa Biblia, yun ay kasama ng Trinidad na ang gawain niya, mayroon siyang damdamin, kapangyarihan, nasasaktan siya, manlilikha siya. Kaya kung makukunin mo ng damdamin, ikakapit mo sa iba, kulang katangian nito. Hindi persona yan. Kasi ang persona, taglay yung mga karakteristik ng isang persona. Okay. Okay. Yun ang sagot natin. So, sasangayon ka ba sa akin kung sasabihin ko rin sa'yo na yung dugo, may damdamin, isang persona yan. Ayon sa Biblia, may damdamin. Yung nga sa katangian. Yun nga sinasabi ko sa'yo, kapag isa lang bahagi ang kukunin mo, tapos ito na, may damdamin niya ito, pero wala naman siya kakayang mag-isip. Wala naman siya, hindi naman siya nasasaktan. Kagaya ng persona, hindi siya nakakapaglalang. Hindi siya sakot ng sertang Trinity. Ang pupus natin, tatlong persona. Konteto na ako doon. Ang pinag-uusapan naman natin ay yung persona. Ang sabi mo, may damdamin. Tama! Hindi lang may damdamin. Ay, dapat nila sinabi mo kanila. Ay, hindi lang sinabi mo eh! Next question. Next question. Binanggit mo rin kanina, Mateo 28:19, kung saan doon, yung may tatlong binanggit doon eh. Sa pangalan ng Ama, tatlo yun, di ba? Oo. Na sa inyo, tatlo na isa ang pangalan. Hindi ba? Ha? Tatlo sila na iisa ang pangalan, ganun? Tama ba? Tatlong persona. Oo, na iisa ang pangalan. Kasi, so, ibig sabihin, okay, yung isa ang pangalan, no? Pagka nabautismuhan ng isa sa pangalan ng anak, automatiko ba bautisado na rin siya? Mali. Ang formula ay nasa Mateo 28:13. Kaya bautismuhanin niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Okay. Hindi sinabing bautismuhanin niyo sila sa pangalan lamang ng anak. Hindi kaya nga. Okay. So, ibig sabihin, sabay-sabay yun. Opo. Sabay-sabay, kung halimbawa, nabautismuhan sa anak, kasama na ang Espiritu. Hindi nga eh. Ang tinatanong mo, sabay-sabay. Ito mo na sabi mo, sabay-sabay. Kaya ang tanong ko, pag nabautismuhan ka ba sa anak, kasama na doon yung Espiritu, sabay? Mali pagkaw na. Mag-steady ka lang sa sinasabi ng Biblia, kapatid. Teka muna. Sumasagot ako. Mag-steady ka, ito sagot mo. Mag-steady ka lang sa sinasabi ng Biblia. Huwag mong paigutin talata. Ang sabi ng talata at is, bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At is yun. So, sabay yun. Pero hindi ka sabay ang Espiritu. Amin mo, mali ang pangunawa mo. Sinasabi yung nasa gawa dos, di basahin mo. O, di kaya nga. O, basahin mo. Hindi naman namin pinangunahan niya rin. Pinangunahan niya ako ng talata. Mali ba? Ha? Mali. Sa gawa dos daw. Ang mali doon. Ito ha, papaano kung mabasa ko sa sabi mo kanina,
sabay-sabay na mabautismo sa pangalan ng ang anak ng Espiritu. Papaano mong mabasa ko? Nabautismuhan sa anak, hindi kasabay ang Espiritu. Ibig sabihin, ibig sabihin nito, hindi mo naiintindihan yung binabasa mo. Ito sa iyo. Papasahin mo, papabasa ko sa iyo, ipaliliwanag ko sa iyo. Tamang! Okay, sige-sige ha. Basahin natin ha. Okay, sabi niya, pag nabautismuhan daw sa anak, Antimano, sabay-sabay yan kasama. Sabay-sabay. Sumabog ka na kanina sabay. Gusto kong linawin, sabay-sabay pa ang bautismo sa tatlo o hindi? Ito, pag nagpapautismo ka, gagamitin mo yung tong nila. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu at Isyon. Okay, tapos na. Okay. Ngayon, ando pa rin yung tanong ko eh. Sa'yo, sabay, ano? Sabay-sabay. Papaano nga kung mabasa ko? Alam ko naman yung basahin mo nga eh. Eh, tinaunan mo ko ng talata, mali pa. Hindi ba na ano? Pwede yung sabi mali ang talata ko. Papaano kung mabasa ko na nabautismuhan lang sa anak, sa pangalan ng anak? Pero hindi pa kasama sa kasama Espiritu. O sa ibig sabihin, hindi sabay. Okay, ito. Basahin mo nga, paliwanag. Okay, paliwanag mo to. Okay. Okay. Sa'yo, sabay. Babasa ako, hindi sabay. Ha? Sige. Babasa ako. Sa Gawa chapter 8. Gawa chapter 8. Doon tayo, ano eh, nagsasanumat-sanumat yung sinasagot ko eh. Okay, sa 14. Nang mapalitaan nga ng apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. Na nang sila'y magkalusong, ay ipinalalain nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo, sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino pa man sa kanila, kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sabay o hindi? Ako lang sa mga kanyo. Ulitin mo na! Ulitin mo! Nabautismuhan lamang! Kung sumta mo yung binasa niya, ha? Ano talata yun? Huwag lang mo na sasabi mo. This is this is his. Sige po. Sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa nino man sa kanila. Kundi, nangabautismuhan lamang sa pangalan. Sabay o hindi? Ulitin ko yung tanong. Anong sabihin? Hey, babago ka na. Hindi pa malinaw sa akin yan. Binasa niya kanina 48, this is a his. Doon sa isang talata na yun, no? Doon sa isang talata na yun, pinalitaw niya, may tatlong persona. At yung Panginoong sinugo, Panginoon din. Kasi, o nga naman, kung babasahin mo, parang ano, vibration. Tayo muna, okay. Babasahin ko yung talata, no? Buksan mo sa 46:10. Chapter 46, verse 10 ng awit. Andyan ang tanong. Ha? Andyan ang tanong. Bakit mo pinatakbo niya? Hindi ko ginamit yun. 46:10. Kahawit na talata yung pinasa mo. Kahawit mo lang, tatanungin mo sa presenta ko. Gusto mo ilabas yan sa presentation mo. Sige. Sige. Doon sa pangalan ni Pang Ikad. Second.
second chance. Gusto pa lang nalitang ikan. Ah, hindi na sa Italias, ha? Na nasa, ano, Deuteronomio 6.4. Ah, okay. May tatlo doon, ikan ang ginamit. Isang Panginoon, tatlo kamo, ano? Bakit? Hindi naman sinabi doon, iisang mga Panginoon, eh. Ngayon, ganito ang tanong ko. Doon pa sa paghahalin tulad mo sa 2.23 na isang laman yung dalawa. Dalawa, eh, ano? Isang laman. Tayo na. Okay, ang una kong tanong, kasi nabanggit mo na matagal nang naitiwarik sabi ko kanina, yung paniniwala tungkol sa Trinity. Kailan po yun? Wala pong binanggit na mga okay. Basta, ang sabi ko okay. Matagal na, hindi ko maniitiyak. Kung kailan, ang sabi ko, matagal na. Okay. Okay. Malino yun, ha? Matagal okay. Na. Recorded ba yan o sa sarili mo lang? Sa aking obserbasyon, batay sa Biblia. Batay sa Biblia. Okay, next question. Next question. Ayun lang agad eh. Oh, next question. Ano ibig mong sabihin pag narinig mo yung sentang ayan, pag sumagot ka, dapat ang sagot mo ay ha? Kategorikan. Ano ang pakahulugan mo sa kategorikan? Tanungin mo lang ako tungkol sa Trinidad, ano? Hindi, ipin-receive mo to! Ipin-receive mo to! Hindi, kaya nga, ang pinag-uusapan natin. Sinabi mo na kanina yung kahulugan ng kategorikan, di ba? Ulitin ko pa ba? Susubasa na yun, ha? Okay, sige. Okay. Wala problema to. Kaya mamaya, huwag mo kong magtanong lang, ha? Magtanong ka. Kaya nga, eh. May sumunod na yun sa Trinity. Hindi, linaw, eh. Kaya kung sumunod na yun. Okay, okay. Okay. Okay, okay. Ginamit mo ito ang ilustrasyon mo yan, ha? Oh. Ah, ginamit mo yan, sabi mo pagtatlong tribiin. Okay. Yung bang mga halimbawa mo, ano, tatlong tao. Tatlong nature ba yun? Ha? Alam mo, hindi tayo sa nature nag-a-a-a-a. Okay. Okay. Ito, teka! Sige. Teka muna, iba na yung tanong mo sa i-present ko eh. Hindi, i-present ko yun. Yung sinasabi ko, yung paglilino ko, malabo eh. Kinala ko yung presentasyon ko. Ang pinatutunayan ko, ilang individual ba yun? Persona. Hindi nature ang i-present ko. Okay, malinaw. Ang next question. Ito, malinaw na yung sagot ko. Okay, salamat naman. Maraming salamat naman. So, next question po. Ginamit natin yung Isaias 12:13 at 16 at yun eh pinresent mo rin. Anong uri ng pag-aaral ang binamit mo sa data? Proof text, literary context, o personification? Contextual. Kapuan ng Biblia. Okay. Sa contextual. Ha? Doon kita tatanungin, ha? Oo. So, ibig ko sabihin, literary context, ha? Tama ba? Oo. Okay. Doon sa chapter 48, talatang 12, sino yun? Eh, basahin natin. Ha? 48, talatang 12. Okay. Ang sabi ko nito? Inyong tinggin ako o ako at Israel, tinawag ako. Ako nga. Ako ang una at ako rin ang huli. Okay, sino po? Si Jehovah yan. Yan. Kumalinaw. Sa 13, siya rin yung malilika, hindi po ba? Sa 13, siya rin yung malilika. Oo naman. Okay. Malilika. Okay. Pagkatapos, dun sa 16, yung malilika na yan, na isinuro, sino yun? Si Isaias. Si Isaias, si Pio Panginoon. Si Isaias. Okay, saan mo nabasa? Ay, dito. Basahin mo? Dito. Basa. Okay, basahin natin ha. Kayo'y magpisan, kayong lahat, sa 15, sa 16, kayo'y magsilapit sa akin. Inyong singgin ito, mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahong nangyari ito, nandun na ako. Okay. Nandun na ako, period. Ano? Okay. Tapos, sa ibang mga translation, mayroong quotation mark ito, inilagay. At sa ibang translation doon, inilagay yung paraphrase Bible, inilagay Isaias. No? Doon tayo pumasit sa easy to read Bible. No? Hindi, tinatanong lang kita.
Okay. Yeah. Si Isaias ngayon, aking dinala siya. Sorry ah. Ang sabi rito, at ngayon sinubo ako ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. So totoo naman, si Isaias isinubo ayon sa konteksto. Okay. Next question. Doon sa verse 16, nakalagay sa inyong Normal Translation, may dalawang taluturan, hindi ba? Hmm. Tama, mali. May dalawang taluturan. Okay. Hinango niyo yun sa kaisipan ng kasulatan ng Hebreo, di ba? Hmm. Ano ba ang rules ng gramatikang Hebreo kapag gumagawa sila ng una at ikalawang taluturan? Ikaw ang magpaliwanag niya. Hindi, hindi ka tinatawag kita. Alam mo ba? Hindi ko alam. Okay, kailan pa na. Hindi ko alam. Ngayon, teka dito. Dapat maraming kausap eh. Teka mo na ha. Pero, hindi yan. Ang pinag-uusapan natin, may kaugnayan sa Trinity. Tama, ipinusin ko kasi. Kaya, okay, ngayon. Okay, ngayon. Sige. So, maliwanag ha. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung rules may kaugnayan doon. Kaya pala, ganyan. Next question. Yung gawa 5:3 patuloy hanggang 5. Tama? Okay. Sabi mo, yan ang Espiritu ng Diyos. Tama, no? Yan ang minamit mong term eh. Ano ba nakalagay sa talata? Kasi napaka-specifico mo. Espiritu ng Diyos o Espiritu Santo? Espiritu ng Diyos. Yung sinasabing nagsinungaling ka sa Diyos, okay, sa sintas yung may tumutukoy doon. Sa banal na Espiritu. Okay, sige. Next question. Babalikan natin yan. Ano? Dito sa 1:26, ginamit dyan, binasa mo, ano? Lalangin natin. Ang sabi rito, okay. Sabi niya rito, kasi pinatutunayan mo tatlong persona ito eh. Opo. Okay. Ang sabi rito, at sinabi ng Diyos, so ang Diyos, Elohim. Nagsasalita, ang Diyos. Elohim yan, Elohim. Doran. Ilang persona yung nagsalita? Tatlong persona o isa? Sabi niya kasi, at sinabi ng Diyos, tinutukoy yung Diyos. Ilang persona yung nagsalita? Tatlo o isa? Okay, ito yan ha. Yung Diyos doon, nasa salitang Elohim, tamarami yan. Ha? Yung as dyan, katulad dyan naman nalalagdin. Katulad dyan. Sino yan? Yung Ama, yung Anak, at ang Banal na Espiritu. Teka, hindi yun ang tanong ko eh. Ang tanong ko, ilan yung nagsasalita at sinabi ng Diyos? Ilang no coaching, kaibigan. Sige. No coaching. Hindi ba kaya nung professor mo? Hindi, iba yung sinasabi niya, kaibigan. Okay. Ang tanong ko, sabi kasi ng talata, at sinabi ng Diyos, so nagsalita ang Diyos, yung Diyos, no? Ilang persona yung nagsalita? Tatlo o isa? Ilang ang tinatanong mo, ha? Sige, ilan yung ikat na nagsalita? Yan! Yung ikat na yan, binubuo ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Kasi medyo naiipit ko. Sabi mo ilan? Sabi mo, ito! Sabi ko numero. Teka. Malinaw ang talata, ha? Ang alam kong alam mo rin ang sagot, eh. Ayaw mo lang sabihin, eh. Dahil alam kong mabubuli ka rito, eh. Tanong. Makinig. Sige. Mr. Professor, makinig ka. Sige. Ang sabi rito, Wisinyante ko ito, bagsakul. At sinabi ng Diyos. Nagsalita yung Diyos. Elohim yan, Elohim. Ilang persona yung nagsalita? Tatlo o isa? Ito sa kata, bilang na sila, bilang. Ang sagot, ikat. So, tatlo yung nagsalita. Ikat nga eh. Kaya nga, tatlo yung nagsalita. Di tama. Ayaw mo ba ang tinatanong? Di tama. Ang sagot na, ilan? Tanong mo, director, ikaw nga magtanong. Sandali, sabi na, bilang, ang sagot yung bilang, ikat. So, malinaw sa'yo na yung nagsalita, tatlo. Huwag ka natin ang hina mo. Ganito. Wala tayong magawa kung yun ang paliwanag niya. Huwag natin siya makasama. Ang sabi nga eh, ganito ang iniwanag mo ha, tanong niya kasi ilan. Ang sinagot ko bilang yun, ikat. Problema ko, hindi mo naiintindihan. So, tatlo, ano? Maliwanag, teka mo na. Okay na. Ama, kontrato na ako. Ito ang susunod ko, tanong.
So pinalilito mo si Okay, ito ang susunod kong tanong. So pinalilitaw mo na tatlo yung nagsalita. Ay, kung pala talaga niya. Ay, muna! Tiga muna ito yung tanong! Tatanong na siya nila! Isa niya ang tao mo! Huwag mong ipahalata! Huwag kang magpahalata kaibigan! Madali, iwasan mo mga sitwasyon. Okay, nililito mo kasi tao sa tanong ngayon, Horace. Sana matirong na po tayo. Hindi ka makalusot sa akin ngayon. Iwasan po siya ito. Hindi ka makalusot sa akin. Okay. Ito ang susunod kong tanong. Para hindi makakalusot, tagpuhan ng tagpo eh. Ito, ang tanong. Ano, pinalilito mo? Yung oras ba? Stop na natin. Okay. Na problema niya, hindi nyo kailangan ng bintay ito. Start. Uno, 26, ng Genesis. God said, let us, sini us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind okay. In our image. Okay. May nabasa okay. Ba? Sandali. Okay. Okay. Kaninong, tanong ko, kaninong salin yan? Sa inyo? Problema, wala namin dito sa aming salin. Okay, ganito. Yung bang binasa mo, yung tanong ko, yung bang binasa mo nandun sa original na sulat ng mga Hebreo? Ito pala hindi nakikinig. Sabi ko yung paraphrase. So wala doon. Wala doon sa original. Problema mo lang. Ano ako sa paraphrase? Ang laking problema. Mamaya, kanina mo yung paraphrase. Wala naman pala sa original na kasulatan eh. Hindi nyo naintindihan yung paraphrase. Hindi nyo naintindihan kaya yung ano. So yung tatlo. No, sandali. Magsito. Pakiulit ang binasa mo. Okay, ulit ito. God said, let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image, after our likeness. Etcetera. Okay. So yung bumigkas ng Father. Tatlong persona sabay-sabay nagsalita. Ayun mo naman sa natin. Ama, anak, at Holy Spirit. Tatlong persona. Inalagay ko yan. Yung na Hebrew yan. Yung sulat na yan. Para praising yun. O, so wala daw. So wala yan doon sa ano. So, ibig sabihin, wala talaga sa original. Okay, tamo na ito. Siguro, mamaya ko lang, kapanaman. Hindi natin siya pinipinitin. Basahin natin ang John 1:1. Ginawa niya kayo. Okay. May kaugnayan ito sa Triune God niya. Sabi nito, nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. Yung Diyos na binanggit doon, na kung saan nandun ang salita, ilang persona yun? Abay, dalawa na binabanggit doon. Isang Diyos, suma sa Diyos. Ito, hindi mo makuha itong tanong ko eh. Ito. Ang sabi nito, ang verbo ay suma sa Diyos. Sino yung Diyos na itinuturo ni Juan? Sino yun? Edi yung Ama. Ama. So, ilang persona ng Diyos yun? Sumagot ka na! Yung buong John 1:1 pa tinatanong mo? Okay, dito nga eh. Sumagot sa Diyos. Isang pala yun. Isang persona pa lang yun. Isang persona ng Diyos yun. Okay. Sunod kong tanong. Pag yung Ama, isang persona ng Diyos. Diyos yun. So, ibig ko sabihin, pag dinagdagan mo pa ng isang persona ng Diyos ulit, ilan na ang Diyos? Yung kaya pala yung binumetan niya. Ganito yan. Ganito yan. Ito sagot dyan. Yung sa isang Diyos kasi, kalikasan yun. Kaya yung Ama, sa kay isang kalikasang Diyos siya, isang Diyos siya na persona. Okay, Kontento na, pero ang sabi ko, Kontento na, pero ang sabi ko, Kontento na, pero ang sabi ko,
Hindi pwedeng gano'n. Sige, next question. Okay, next question. Contento na ako ron. Contento na ako. Wait, hindi lang. Contento na ako. Ipatay ang oras. Huwag mo limitahan. Tayo na ako. Ipatay ang oras. Huwag mo limitahan. Unang tanong. Sa pagkaunawa mo, o sa abog ng iyong alamang, ano ang ibig sabihin ng salitang ikat? Ikat? Isa. Isa. Isang isa lang. Ah, so dito isa. Oo naman. Kaliban dun, wala ba itong ibig sabihin? Kung minsan, binabanggit ang ikat, halimbawa, teka lang ah. Text to. Hindi naman. Hindi naman kasi tapos na yan. Napag-usapan natin yan. Gusto mo ng puro side comments? Sige. Ha? Gusto mo ng puro side comments? Sabi mo. Ha? Sabi mo. Gusto mo ba ng puro side comments? Stand lang. Pwede makakata yung side comments. Ano pa lang? Ano pa lang? Okay. Pakisagot lang. Huwag lang. Thank you. Ah, sige. Mula na yun. Ang nangangahulugang plural. Ano? Kasi ang isa doon, yung kumpul. Okay. Pag-usapan na ito eh. Okay. Tapos na ito. Dito ang nagkandalong kulumpo si Balansag eh. Okay. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Oo. Sige. Okay lang. Okay lang. Diba? Okay. Sige. So, pinatanggap mo na ang kahulugan ng ikat ay hindi ba nang tumutukoy sa isang-isa? Isa lang. Isang-isa lang. Definition mo yan. Okay, well... Hindi, sa Biblia! Next question. Sa Biblia, oh, example, sa Biblia, isang-isa lang. Pakalang ba? So, tanggap mo na. So, tanggap mo na na isang-isa lang. Hindi, pansumantala. Oh, pansumantala na. Kasi isang magtatanong na ako lang. Tingnan mo na. So, tinanong mo ako. Hindi, huwag mo tatanong na. Yan, tingnan mo. Tingnan mo ako. Hindi, yung ikan. Hindi ko kayong oras mo. Tingnan mo na, muraw. Bagong tanong na po ba yan? O, panibago na. O, di ibang sagot na. Start. Okay. Pakita natin yung tanong niya at sasagutin natin. Kapatid, ikaw lang hawak na oras. Hindi, huwag mong hawakan. Diyan lang. Ginamit mo yung hook, 33, verse 4. Pinalito mo na hindi man nalalang ang banal na espiritu. Ano? Doon sa mismong talatang yan, hindi ba talaga siyang man nalalang? Ito ang sagot ko. Ito ang sagot ko, ha? Ang pahayag ko ngayon, akala ko ba, sinabihan mo kung hindi nakikinig ng pahayag? Sige, ito sa mismong talatang ito yung nakikinig. Okay. Ito sinagot kita kanina. Ang sabi rito sa ako, hindi na ba pinapabasa eh, sabi ko. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. So nilinaw ito ng ibang talata. Kaya kamay ng Diyos, ito yung natatakot ng bumasa. Hindi na natatakot ang tanong ko kasi. Doon lang muna. Okay, hindi nga. Kasi, ganito. Ito kasi ang nagbibigay linaw doon. Doon sa kabila. Yung ibang, yung isang talata na ito na nagbibigay linaw. Okay, malinaw na. Malinaw na. Malinaw na sa akin yung sagot mo. Next question. Ganun yung namay, parang. Okay. Ang una ko pong tanong. Okay, sorry na. Lagi mong binabasa, pinatutunayan na tatlong persona ang Diyos. Ngayon, ang tanong ko, tanggap ba ng Diyos ng langit at ng lupa na tatlo sila? Oo naman! Basahin mo na tanggap. Tanggap niya na tatlo sila. Okay. Tanggap niya na tatlo sila. Unahin kong talata. Matthew 28. Kung hindi niya tanggap ko, ba't inuturo niya? Okay. 28.
19. Oh. Tutuloy-tuloy ko na to. At dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sila ibautismuhan nyo sila, sila ibautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Okay. At ito, ako'y sumasa sa inyo palagi. Dahan-dahan lang. Kasi mamamaus ka niya. Ayos lang. Siyang binanggit yan sa binasa ko. Siyang binanggit yan sa binasa mo na tatlo sila sa isang Diyos. Okay, tama ka. Siya dyan. Ito na, palasin mo naman! Puro ka palasin! Natural! Kaya nagkakaintindihan! Palasin! Parang natulog lang ni Vincent at saka ni Robin yung gano'n niya, puro palasin naman po ang bibig. Kita mo ha? Palasin naman talaga! Puro palasin! Saan nga dyan? Oo, hindi ito tinutulog, kung tutulog itong Panginoon, hindi niya nababang katay. Kaya nga, okay. Anak, at ang Espiritu ng pati Panginoong persona niya. Tama naman kaibigan, binanggit niya. Pero katanong ko sa'yo, itinuturo ba dyan ni Jesus na yung tatlo na yan ay isang Diyos? Hindi ba? Saan dyan? Basahin mo nga. Hindi ba? Basahin mo nga. Ito yung may tawa. Ito yung sagot. Okay. Basahin mo ha. Dyan sa teksto na yan ha. Kasi dyan ang pinasa mo eh. Pwede na sumagot. Nandyan ba? Oh, sige. Sasagot na siya. Okay. Itong kausap ko pag naiipit. Ano? Wala ka lang sa comment. Okay. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga lagad ang lahat ng mga bansa. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit niya ihilera yung Anak at Espiritu Santo doon sa Ama kung hindi sila pantay? Diba? Bakit niya ihilera kung hindi sila Diyos? Okay, next question. Oh. So, yan ang sinasabi mo, bakit din niya iniharap ka mo? Nandiyan ba, sinabi pa ni Jesus na isang Diyos? Ay, kung anong pagkaunawa mo. Hindi, kasi sabi mo, sa akin kanina, huwag yung huwili kong kaisipan. Ngayon, ikaw ang palasi eh. Ngayon, ganito, nandiyan ba sa pinabasa mong talata na yung tatlo ay isang Diyos? Basa ka! Nandiyan ba? Teka muna, huwag mong patayin yung oras kaya pika huwag mong pansinin yun. Kaharap mo ako. Oo, sabi, pakipatay na lang. Okay, nandiyan ba sa talatang binasa? Kasi ang tanong ko, tanggap ba? Ito sagot ko ha. Okay. Huwag mo muna yan. Nandiyan ba? Huwag mo muna. Nakao. Sasagutin ko muna siya para hindi naman siya lupi kasi napasagot tayo. Nandiyan ba? Ganito nga ang sagot ko. Ang sagot ng ating Panginoon, dahil dito magsiyaon nga kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon ganito, ha? Hindi ihihilera yung Ama ay yung Anak at ang Holy Spirit dun sa Ama kung hindi sila magkakapantay. Hindi hihilera yun. Bakit hihilera? Okay, Susunod na tanong. Isipin mo lang kapatid. May binanggit ba yan na sila'y magkakapantay sa isang Diyos o conclusion mo lang yun? Isipin mo lang kapatid. Ayaw mo mag-isip ng sarili ko. Ayaw mo mag-isip. Wala akong sarili. So, ito ang tanong. Mabuhay pa ba yan? Totoo, nasa Biblia ba yan? Mabuhay pa may friend. Teka mo na. Diyan sa talatang binabasa mo. Malito yung tanong ko eh. Ano ang tanong mo dyan? Okay, dyan ba sa binasang talata? Sinagot ko mo. Sinagot ko. Meron ka bang nabasang iisang Diyos sila o conclusion mo lang yun? Sinagot ko na. Hindi, may nabasa ba? Paulit-ulit ka lang kasi tayo. Sinagot ko na. Ano sagot mo? May nabasa o? Sinagot ko na. O, kita mo? Ano po ulit yung sagot ko yung papel? Okay, ito sagot ha. Ito sagot ko. Paulit ko natin sagot. Ito sagot ha. O, ayaw na lang yung tanong. Linawin ko ang tanong. Ha? Lumilihis ka eh. Ang tanong ko sa'yo. Ayaw mo na kasi kaya sa'yo ko. Kaya gano'n. Talupungin mo ako. Ang gusto mong sagot na sa isip mo. May nakasulat ba yan sa talata na yung tatlong iisang Diyos ayon kay Jesus? Unawain mo lang. Ay, ayaw mo nang unawain. Ano na sinasabi? So, tayo.
sarili mo? Sa talata. May sinabi niya sa talata? Gusto mo, pwede natin tayo manalo? Hindi, teka muna. Okay, ayaw mo. Sa talata, kamo, dyan tayo sa talata. Huwag sa kaisipan mo. Gusto mo ba? Ay, kung ano mo, saan mo yung kaibigan? Wala ka bang sagot eh. Kasimple ang tanong ko. Ang tanong ko, ang tanong ko kasi, tanggap ba ng Diyos ng langit at ng lupa na tatlo sila? Ang binasa niya ayon, may binanggit ba dyan sa talatang yan na iisang Diyos sila? Tanggap niya, tatlong persona. Meron bang iisang Diyos? Yes! Basahin mo, may ang isang Diyos. Basahin mo, may isang Diyos. Okay, tamo na. Ano yung persona? Ano yung isang Diyos naman? Anong klase? Ang tanong mo. Ang tanong na, isa-isa lang. May binanggit ba yan na iisang Diyos sila? Diyan muna sasagutin ko. Oo, may binanggit ko wala. Diyan muna. Hindi, ito sa, may binanggit ko wala. Ano yung balik ko? Okay, pasagutin natin. Ito sagot. Ito sagot. Ito sagot. Dahil dito magsiyaw nga kayo. At gawin ninyo mga alagad na natang bansa. Sila'y bautismo ninyo. Sila'y inyong bautismo. Sa pangalan. Hindi sinabi sa mga pangalan. Hindi sinabi ng Diyos. Okay. May nabasa ka ba? Na isang Diyos? Wala. Yun nga. Hindi sinabi ng mga pangalan. Hindi sa pangalan. Okay. Eh, siyempre pinabi ng mga pangalan. Hindi na Diyos yun. Hindi. May nagagawa ba? Sa mga unawa yung kaibigan, gusto mo sumagot ka sa Biblia, hindi sa sarili mong unawa. Eto sa doon. Next question. Nauubos lang ang oras ko. Puro bata ba? Ito nga eh. Anak ang kapit ko. Susunod na tanong. Anong mangyayari pag ganyang kaibigan? Ganun talaga eh. Diba? Ganun talaga. Sabi mo, nakatindig pa rin ang Trinity. Eh, pag hindi ka makasunod. Okay, ito ang susunod na tanong. Sa Hebreo 1:8, binanggit doon, o ang iyong luklukan, o Diyos, sinong nagsalita doon? Ang Ama, ano? So, pinalilitaw mo pa rito na yung Ama, Diyos niya, yung anak? Tama ba? Tumawag. Ang Diyos Ama, tumawag na Diyos. Okay. So, kung tumawag na Diyos sa anak, Diyos niya ba yung anak? Ganito, kapatid. Iwas na naman, iwas na naman. Pasasin na naman. Sige, sabagot ka. Andito lang talaga. Oh, sige, sige. Sige. Andito kasi. Hebreo 1:8. Atong kung sa anak. Binasa mo na yan kanina. Wag mo na. Uubusin mo lang ang oras ko eh. Hindi mo na uubusin. Nililinaw ko yung sagot ko. Sige, sige. Nililinaw. Eh, ikaw kanina pag tinatanong ko na, nagbabusa ka. Sige, sige. Ganyan, may isip ka lang, my friend. Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong lukluhan, o Diyos! Hindi may tinatawag, kinikilala okay, niya ang Diyos na ma, ngayon, na Diyos! Okay, okay. Si Jesus. Sapat na yun. Ang tanong ko sa iyo ngayon, ulit-ulit lang eh. Ang tanong ko, yamang tinawag niya yung anak na Diyos, tinatanggap mo ba na yung Ama, Diyos niya yung anak? Kinikilala lang Diyos niya yung so, anak. So, Diyos niya yung anak. Diyos niya. O kinikilala lang niya na Diyos. Iba ang in-emphasis mo sa Diyos niya ang anak. O, so hindi pala niya Diyos ang anak. Wala kami po. Okay. Eh. So, ganito. Ang hindi na namin, ganito. Okay, tapos na. Kinikilala lang ang Ama. Okay. Sa Diyos, Jesus. Okay, okay. Diyan mo ko tanungin. So, kung ang Ama, hindi niya Diyos yung anak, kinikilala lang, yamang pantay sila kamusang pangyarihan, yung bang anak, kinikilala niya yung Ama na kanya. Yes! So, kinikilala hindi, meron bang pagkakaiba o wala? Sandali muna, sandali ha. Kinikilala oh, oh, ang Ama. Bawal yan, tatang. Bawal yan. Ayan mo, nalangang ba sila? One-on-one to. Sige mo. Ang tanong ko, yung bang anak dino Diyos niya yung anak? Sasagutin ko ha, pero huwag mong kuputuloy. Okay, eto sagot. Wala kaming doktrina na ang Diyos dumudyos sa anak. Okay? Bakit? Kasi, magkaiba yon. Iba ang inyong nun. Ang Ama, kinikilala ng Diyos ang anak. Ang anak, kinikilala din ng Diyos ang
ang Ama. Nang nagkatawang tao si Kristo, yung kalagayan tao niya, yun naman ang dumudyos sa Ama. Ganun yun. Ay, ganun ba? Okay. Saan mo na ba? So, ibig sabihin, yung kalagayan Diyos ni Kristo, hindi dumudyos sa Ama. Hindi, ganun. Ang tulip pa lang? Sumagot ka lang, kaibigan. Okay. Saan mo na ba? Saan na yung kalagayan niyang Diyos, dumudyos siya sa Ama? Ulitin ko ha, ulitin ko. Wala kaming doktrina na ang Ama dumudyos sa anak. Wala kaming doktrina na ang anak sa kalagayan Diyos ay dumudyos sa Ama. Kundi, yung Ama, kinikilala niyang Diyos ang anak. Ang anak, kinikilala din niyang Diyos ang Ama. Nung siya'y nagkatawang tao, eh di mababasa ngayon. Kaya dapat lamang kumilala siyang Diyos niya, ang Ama. Okay. Ganun yan. So, kumikilala lang ang anak sa, na Diyos niya yung Ama sa kalagayan tao. Yes. Okay. So, ang susunod kong tanong, ibig sabihin pala, hanggang ngayon, si Jesus may dalawang yes. kalagayan. Ngayon. Ngayon, alin ang nakupo doon sa kanan ng Diyos kung may dalawang kalagayan siya? Oh. Yung kalagayan Diyos o kalagayan tao? Oh. Ano ba ibig sabihin mo sa dalawa? Hindi pa dalawang nature siya? Oh. Hanggang ngayon? Oh. Mapaliwanag ko yun. Yung bang nature niyang Diyos, persona yun? Okay, ganito yan. Pwede ka muna, gusto ko maliwanag ko. Yung nature niyang Diyos, persona yun. Tapusin mo na, siya. Persona ba yun? Sagot na ako. Oh, persona ba yun? Okay. Yung kalagayan Diyos, kalikasan yun. Okay na, ganito nga. Kalikasan. Persona ba yun? Ay, si Kristo, isang bukod yun na persona. Tama yun. Si Kristo, yung kalagayan niyang tao, persona yun. Hindi po, siya rin yun. Naka-built-in sa kanya yun. Naka-built-in. Kasama yun, kapatid. Di wag mong maghiwalay. Wag mong maghiwalay na. Ito yung tao niya, ito yung Diyos niya. Ay, ganun. So, magkasama yun. Fine, ano? Magkasama. Saan mo nabasa sa Biblia na magka-combine yun? Yung naman nabasa sa Biblia na hindi mo. Okay, wala ito. Okay, tama na. Ang tao kasi dyan, masasalulit mo yung tunong silence. Ulitin yung tanong, ulitin yung tanong. Saan mo nabasa sa Biblia na yung kalikasan niyang Diyos at tao nag-combine sa isang katawan? Saan mo nabasa? Pagkasa lang. Okay, tama na. Ano ba? Ano si Juan 20:28? Juan 20:28. Sige. Okay. Ito ha. Okay. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sino yung kausap niya? Sandali. Sandali lang. Ito, hindi pa ako tapos eh. Okay. Ha? Okay, tapos.